Lord, hello Philippines! Magandang araw, magandang gabi sa inyo saan man kayo panig ng mundo. So, andito ako ngayon sa mga kasaway sa Quirino Grandstand, kung saan magmuni-muni po tayo mga kasaway. So, yan po kabuuan ng kasaway Quirino Grandstand. Dapat inuuli yung ganyan tambutso eh. Pinagbabawal na yung ganyang tambutso. So yan mga pasaway. Ayan. Ayan ang kabuuan ng Quirino Grandstand mga pasaway. Nandito po ako sa Phase 2. Ito po yung phase 2 mga pasaway. Tapos ang phase 2 mga pasaway, nakabase rito yung Calabao, tsaka kung kilala nyo si San Lorenzo Ruiz, yan sa may puno. Tapos ito po yung Manila Hotel mga pasaway. Yan, kasi ang Lunita mga pasaway ay nahahati sa apat: Phase 1, Phase 2, Phase 3, at Phase 4. Ang Phase 1 po mga pasaway, ang Phase 1 mga pasaway ay ang Quirino Grandstand. Yang likod niyan, Ocean Park, yan ang tinatawag na Phase 1. So para hindi kayo maliligaw, itanong po nyo dito pag pumunta kayo rito, saan nyo gusto pumunta: Phase 1, Phase 2, Phase 3, o Phase 4. Tapos itong field mga pasaway, oval, ito ang phase 2 tinatawag. Ayan, nandito yung Calabao. Ayan mga pasaway. Tapos yung phase 3 mga pasaway, doon nakabase yung kay Jose Rizal at yung fountain mga pasaway. Doon po nakabase yung phase 3 mga pasaway. At kung nalalaman po ninyo mga pasaway, yung phase 4 po, nandun po sa malapit na po sa LRT mga pasaway. Yun ang tinatawag na MAPA. At doon din po nakatayo si Lapu-Lapu mga pasaway. Yan. So para hindi po kayo maliligaw, kasi pag nandito marami pa rin naliligaw kung saan yung Lunita eh. Ang Lunita kasi nahati sa apat. Kaya para hindi kayo maligaw, sabihin nyo kung anong phase, phase 1 o phase 2, phase 3, phase 4 po, yun. Pero itong kasalukuyang phase 2 mga pasaway, ito, meron na silang ginagawang playground. So, hindi na pala patuloy na tatayuan ito ng building. Kasi bago mag-eleksyon mga pasaway, sabi, tatayuan daw ito ng building. At ang plano po mga pasaway, yung Quirino Grandstand yan mga pasaway, bubuwagin na yan. At buti nga mga pasaway, nanalo si Bongbong Marcos, kaya hindi natuloy mga pasaway. At kung naalala nyo mga pasaway, dito din yata nag-o-taking si Bongbong Marcos eh. Siyempre, alam nyo na mga pasaway kung sino may gawa ng Quirino Grandstand. Yan. Alam ba niyo sino may gawa niyan mga pasaway? Si Marcos po mga pasaway. Yan. Pero si Marcos nagpapagawa niyan, bakit Quirino po yung pangalan mga pasaway? O di ba obvious mga pasaway? Nakapagtataka naman po no. Si Marcos nagpagawa niyan pero ang pangalan ay Quirino Grandstand. So napag-isip-isip niyo ba mga pasaway kung bakit? Yun ang malaking katanungan mga pasaway. So by the way mga pasaway, dito tayo sa nakapokus sa ano ko mga pasaway. Kasi ang tagal-tagal na to pasaway, hindi man lang pinapapasukan ito ng mga tao. Itong
phase 2. So yun pala, meron silang ginagawang playground kaya hindi pa pinapapasok. Bago lang po yan mga pasaway, siguro bago mag-December hindi na po ito mga pasaway. So napakadumi po mga pasaway. Hindi man lang ginugupitan yung mga damo mga pasaway, yung pangit-pangit. Ayan. At dati mga pasaway, wala po yung mga bako doon. Makita yung bako niya mga pasaway, na paikot na yan. Ayan. Actually mga pasaway, buong lunita po mga pasaway, binakuran. No? Dinamin lang kung bakit nila binabakuran. Ipasyalan po ito mga pasaway. Kaya mga tao dito mga pasaway, dati 24 oras ang ano dito, maraming tao dito mga pasaway. Kasi 24 oras po ang pasyalan dito. Pero ngayon hanggang alas 10 na lang po ay sarado ng lunita. Kaya mga kababayan ko, kung kayo ay mamamasyal dito sa lunita, aga-agahan po ninyo, dahil hanggang alas 10 lang po nagbubukas ang Lunita Park mga pasaway. Mga kababayan kong mga pasaway, ha? Tandaan po natin. Kasi palagi pong may nagtatanong sa akin, saan yung Lunita? Nako, ang sinasagot ko, nako po mga kapamilya, sa susunod po agahan po ninyo, dahil anong oras na po? Maglalakad pa kayo, tapos pagdating nyo doon, wala na, magsasara na. Sa susunod po, agahan po ninyo. No, kasi ang bukas ng lunita, hanggang alas 10 lang po, magsasara na po yan. Tapos magbubukas ulit yan, alas 5 ng madaling araw. So yan ang ano ngayon mga pasaway. Patakaran ng lunita mga pasaway, no? So, kaya kung kayo mamamasyal dito sa Area B talaga mga pasaway, Area B Office 2, maganda dito pag ganitong takip silim na po mga pasaway. Oh. Maganda po ang view dito pag takip silim ng mga pasaway. Oh. At saka mahangin po mga pasaway. Sarap mamasyal dito. Dati yung open pa yan, wala pa yung bakod yan. Grabe. Dami po naglalaro dito mga pasaway. Lalo na pag Sabado at Linggo. Nako, dami po dito mga kabataan, mga naglalaro ng football. Ayan. Pero sa ngayon, wala po mga pasaway. So, abangan na lang po natin sa sunod na taon kung ano po mangyayari dito, dahil may renovation po na, hindi naman renovation yan, dahil ano, may bagong ginawa pong palaruan, playground. Tignan po natin mga pasaway kung ano kahinatnan. Abangan po natin. So ay para kayong nasa ibang bansa rin, no? Ganda ng view, di ba? So inuulit ko po mga pasaway, mga kababayan ko, pag pumunta po kayo ng Lunita, hanapin lang po ninyo phase 1 o phase 2. Ang phase 1 po, nandun po yung Ocean Park at Quirino Grandstand. Ang phase 2 po, ang harap ng Grandstand, yung tinatawag na Kalabaw. At ang phase po, ang phase 3 po, yun ang Lunita Rizal Park, nandun yung fountain. So ang phase 4 po ay ang mapa. At huwag nyo po kalimutan, aga-agaan po natin ito mamasyal, dahil gumaganda na po ang
Lunita mga pasaway, huwag po kayong magpagabi dahil alas 10 lang po magsasara na po ang Rizal Park. So yun po mga pasaway, payo ko lang sa inyo. So yun mga pasaway, kung gusto niyo ang video na ito, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa akin mga video. Salamat mga pasaway! So mga pasaway, continue po tayo mga pasaway. Tingnan po ninyo ang kalagayan pag sa gabi mga pasaway. Makikita po ninyo ang itsura ng phase 2 o Quirino Grandstand mga pasaway. Yan, kumukutitap lang po ang nagbibigay ng liwanag dito mga pasaway. Ito lang po mga pasaway. Mga ilaw na sasakyan po ang nagpapaganda lang po dito sa may Quirino Grandstand mga pasaway. Yan, makikita niyo yan. Oh, ayan ang Quirino Grandstand mga pasaway. O, diba? Napakadilim mga pasaway. Delikado po sa buhay ng bawat isa mga pasaway pag dito mamamasyal mga pasaway. Oh, tanging nagdadala ni liwanag ay ilaw ng mga sasakyan. Samantalang doon po mga pasaway, yan, kung makikita nyo ang mga liwanag yan mga pasaway, yan po ang phase 3, ang Ligon, dyan po yung fountain at kay Dr. Jose Rizal. Dyan po magandang mamasyal mga pasaway. So paggabi po, huwag po kayong magpagawi dito sa may Quirino Grandstand o sa may Kalabaw dahil delikado po sa mga kabataan. Kumpara mo doon sa may liwanag, safety po ang mga kabataan doon, safety po ang pamilya dahil may liwanag po. Pero kung kahit saan naman po kayo pumunta rito ay mahangin po, presko presko din po doon at presko din po dito. Kung mapapansin nyo ang pagbibideo ko, medyo malabo yung boses kasi sobrang lakas po ng hangin. So yan mga pasaway, pag sa gabi mga pasaway, walang kwinta po ang Quirino Grandstand. Yan, kita nyo mga pasaway, isang makasaysayang grandstand, pero pagdating ng gabi isa siyang walang kasaysayan mga pasaway, no? So dapat pag makasaysayan po, bigyan po natin ng protection at bigyan po natin ng ilaw nag-iingayan yung mga motor dahil isa na po siyang heritage na building, isa na po siyang makasaysayan. Dapat protektahan po natin siya ng ilaw, bigyan po natin halaga sana yung Quirino Grandstand.
dahil ang Quirino Grandstand maganda lang sa araw, pagdating sa gabi isa na po siyang walang kwenta. So di pa pangit mga pasaway, isang makasaysayang Quirino Grandstand. Lakas ng hangin. Yan mga pasaway, isang sayang na Quirino Grandstand dahil walang kwenta pagdating ng gabi, hindi na po siya makasaysayan dahil wala pong nagbibigay protection mga ilaw mga pasaway. So kung nagustuhan yung video nito mga pasaway, huwag nyo kalimutan mag like, mag subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking susunod ng video mga pasaway. God bless everyone mga pasaway.